Sa panahon ngayon ng pandemya, marami tayong hinaharap na mga hamon sa buhay at bahay. Magandang araw mga kagabay! Ako si Chair Ina at welcome sa unang episode ng Gabay Tips na pinamagatang Pangangalaga sa Sarili Bilang Gabay. Ang stress ay inilalarawan ng mga eksperto na isang estado ng emosyonal o mental na tensyon na ating nararanasan sa tuwing tayo ay nasa sitwasyon na merong pagbabanta. Minsan, sinasabi natin ang stress ay masama para sa atin. Pero sa totoo, ang stress ay isang paraan ng ating katawan upang maligtas ang kanyang sarili laban sa pagbabanta. Halimbawa, kung bigla tayong nakakakita ng leon, tayo ay nasa-stress. Kaya tayo ay natutulak na umaksyon at gumawa ng paraan para maligtas ang ating sarili. Madalas ay may kakayahan tayo upang maaksyonan, mapagaan, o makaraos sa mga pinanggagalingan ng ating stress. Mga tinatawag nating paraan ng pag-cope o coping style. Ngunit minsan ay may mga napagdaraanan tayong hindi kinakaya ng ating madalas na ginagamit na coping style. Ngayong panahon ng pandemya, madaming mga pangyayari ang sumusubok sa ating kakayanang makaraos. Mayroon tayong mga pagsubok na medikal dahil sa COVID, sa ating kabuhayan at pinansyal na kapasidad dahil sa malawakang pagbaba ng ekonomiya, pagsubok sa new normal natin sa bahay at paaralan, at iba pa. Dahil dito, normal sa panahon na ito ang makaramdam ng pagkabalisa, pag-aalala, at iba pa. Dahil rin sa limitadong paggalaw at interaksyon sa iba, normal din na makaramdam ng pagkalungkot, isolation, o minsan pagkairita. Mahalaga na malaman ang kakaibang reaksyon ay normal sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon na mas malaki ang hinihingi sa atin sa pag-aalaga ng ating mga anak, ngayon din ang pinaka-importante na ating mapangalagaan ang ating sarili. Hindi man natin kontrolado ang mga bagay na nangyayari sa paligid, mayroon tayong limang bagay na maaaring gawin upang madala ang ating stress at mapangalagaan ang ating sarili sa pang-araw-araw. Ito ang ating Fast 5 na pampagaan ng stress. Una, huminto. Pangalawa, makipag-ugnayan. Pangatlo, makipagtulungan. Pang-apat, maglaan ng hangganan. At pang-lima, magpahinga at alagaan ang sarili. Una, huminto o pause. Kapag tayo ay nakakaramdam ng matinding emosyon, maaari tayong huminto at pangalanan ang ating emosyon. Ito ba ay takot, galit, o boredom? Minsan, ang paghinto para kilalanin ang ating mga emosyon ay nakatutulong para mas madala natin sila. Pangalawa, makipag-ugnayan o connect. Maglaan ng panahon upang makikonect sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay sa ligtas na paraan. Bukod sa pagpapalalim ng uri ng interaksyon natin sa bahay, maaari rin tayong makipag-text, chat, o tawag sa iba pa nating mga kakilala. Ang paggawa ng mga aktibidad kung saan makakakwentuhan o makakabonding natin ang ating mga pamilya ay nakakatulong para maibsan ang stress ngayong panahon na ito. Makipagtulungan o give and seek help. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga kinakaharap. Maaaring tumulong sa ating kasama sa bahay sa pamamagitan ng pag-delegate ng mga gawaing bahay. I-maximize natin ang gabay group para humingi ng tips o ihinga ang ating mga pinagdaraanan. Pang-apat, maglaan ng mga hangganan at routine o set boundaries. Dahil madalas tayo ngayon sa bahay at ang mga ginagawa natin dati sa labas ay sa loob na lamang, minsan, nagahalo-halo na ang ating mga responsibilidad sa anak, sa hanap buhay, at sa iba pa. Ang dating mga natural na pagkakahati-hati ng araw natin sa mga anak, sa bahay, at sa pasukan o lugar ng trabaho ay hindi na nakikita ngayon. Nakakatulong na mag-set ng mga takdang hangganan para sa ating oras at espasyo. Pwede tayong gumawa ng schedule o routine kung ano ang mga gagawin sa araw. Ang pagtatalaga rin ng lugar kung saan tayo ay nakakapagpahinga at hindi iistorbohin ay nakakadagdag din sa kagaanan. Panglima,
magpahinga at alagaan ang sarili, o self-care. Higit sa lahat, dahil tayong mga gabay ay busy-busy sa pag-aalaga sa iba, mas kinakailangang recharge tayo sa pang-araw-araw. Maglaan ng oras at panahon na tayo ay makakagawa ng mga bagay na nagpapagaan sa ating pakiramdam, nagpaparelax, at nakakapagpa-re-energize sa atin. Huminto. Makipag-ugnayan. Makipagtulungan. Maglaan ng hangganan. At pangalagaan ang sarili. Ilan lamang ito sa mga paraan upang mapagaan ang ating nararamdaman sa panahon na ito. Kayo mga kagabay, ano-ano ang nakakatulong sa inyo upang mapagaan ang karanasan nyo ngayon? Tandaan, mahirap maalagaan ang iba kung sarili natin ay hindi natin mapapangalagaan.